Hello guys! Hello, hello! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome! Water sign Pisces, Scorpio, and Cancer. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Daily tarot reading. Okay, water sign Pisces, Scorpio, and Cancer. I hope na maka-resonate ka dito, makuha mo yung energy. Okay, so first two cards tayo, home and life purpose. Sinasabi ng Barasio dito, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, na sa araw na ito, sobrang fiery ng family life mo, ng home, ng stability mo, nung yung security ng buhay mo. So, sinasabi ng Barasio na yung kung ano yung pandasyon na meron ka sa ngayon, doon ka nag-focus or doon ka magpo-focus sa araw na ito. And at the same time, ang dami-dami mong mga plano, life-changing plans, may mga gagawin ka na simula sa araw na ito is pag-iisipan mo siya ng mabuti. Mag-iingat ka lang kasi medyo fiery yung loob ng tahanan eh. So, sinasabi ng Baraha sa'yo, na kailangan mong mag-ingat kasi pwede kang ma-involve sa mga diskusyon, pag-aaway, pwede kang ma-involve sa mga hindi magandang pag-uusap kasi masyadong emosyonal, masyadong fiery, masyadong mainit yung kapaligiran mo. Or pwedeng literal sa araw na ito, water sign Pisces, Scorpio, and Cancer, maraming sira sa mga electrical appliances mo, so medyo talaga mainit sa loob ng bahay mo, okay? Dito din, sinasabi ng Barahan na mag-focus ka sa araw na ito. If lalabas ka, aalis ka ng bahay, make sure na sarado. Kasi sa sobrang fiery, pwedeng may makapasok na ibang mga tao, manakawan ka. Or yung mga gadgets mo, make sure na i-unplug mo siya. Or yung electrical appliances mo, kasi pwedeng magkaroon ng sunog or pwedeng magkaroon ng hindi inaasahang aksidente. Yung iba din sa inyo dito, yung life purpose plan or yung life purpose mo ay sobrang solid. So, sobra-sobra yung confidence. Pero ang nakikita natin dito is, mas magiging sobrang confident ka, mas magiging sobrang excited ka sa mga plano mo sa susunod na linggo or exactly sa next year. So, kung makikita mo dito, may mga gagawin ka or may mga plano ka sa buhay, nasisimulan mo siya, diba? Sisimulan mo siya sa pinakamaliit na detalye. And nakikita ko siya dito na sobrang solido, diba? Sobrang solid. Sobrang solid yung plano mo and sobrang solid yung purpose mo, parang ganun. And sinasabi din ng Baraha dyan na sa mga decision making sa loob ng pamilya, make sure na maging stable or secured ka sa mga decision making mo, yung huwag pabago-bago kasi naka-relate dito yung iba na yung emotion nila is hindi masyadong stable, na kung may mga pinagdedesisyonan, may mga ginagawa sila sa buhay, palaging nako-compromise yung plano. Kasi pabago-bago ngayon, okay, bukas hindi, ganyan ganito. Okay? Okay. Okay, so next card is the Lovers, number 6. Archangel Raphael, Two of Raphael, and then last card natin dito sa second deck is High Priestess, number 2, Archangel Haniel. So, kung makikita mo dito, dalawa yung Raphael card mo. So, yun, similar dito, magkapareho lang siya sa home energy mo na kailangan mong gumawa ng choices or gumawa ka ng decision making sa araw na ito gamit ang iyong puso or gamit ang iyong pakiramdam. Okay? Kailangan mong timbangin
Huwag kang masyadong tuso. Dapat parang balanse yung heart and then yung brain. Okay? Nakikita natin dito na walang rason or wala namang dapat na ikatakot or wala namang masyadong concern lalo na sa relationship. Ang problema lang is yun nga, sa sobrang fiery, sa sobrang sensitive, sa sobrang energetic ng energy nyo, pwedeng palagi kayong mag-away ng karelasyon mo or hindi kayo magkasundo sa mga bagay-bagay. Okay, Tube Raffel, same din dito. Meron ditong collaboration and partnership. Nakikita natin sa dalawang taong nagmamahalan, sa dalawang taong may tiwala sa bawat isa, sa dalawang taong pareho yung parang like-minded individuals. Meron din ditong sa dalawang taong solid yung foundation niya. So, sumunod kasi sinasabi ng iyong intuition kasi may kailangan kang pag-isipan, may kailangan kang i-meditate, i-contemplate, or may mga information ka, or may mga bagay-bagay kang kailangan na i-secure ngayon. Kasi pag hindi mo yan ginawa, yun ang sabi ko sa kanina, pwede kang magkamali, pwede kang magsisi na naman sa bandang huli. So, yun. Maging parang, anong tawag dito? Accurate. Maging decidido. Parang gano'n. Okay. Or parang concise, parang ganun. Okay, Five of Swords, Seven of Cups, and Justice card, Knight of Wands, and then the World card. Ang good news dito is posibleng magkaroon ka ng balita or pwedeng may magkaroon ka ng information na pwedeng magdala sa'yo ng completion or achievements. So, pwedeng maraming magandang balita or maraming magandang impormasyon na darating sa'yo na pwedeng magdala sa'yo ng pakaramdam na fulfilled ka. Diba? So, like for example, makakatanggap ka ng news tungkol sa like for example, sa mga ari-arian, lump sum, inheritance, or doon sa mga bagay-bagay na inaasikaso mo na parang ang hirap makompleto. Like documents, diba? So, kasi nandito yung Justice and Knight of Wands in the World card. Kung ano man itong inaasikaso mo, like especially mga documents talaga. Kung ano itong inaayos mo, konting pagtitiis na lang, konting paghihintay na lang, makukuha mo siya. Especially kung bumibili ka ng bahay, nagbebenta ng bahay, bumibili ng sasakyan, nagbebenta ng sasakyan, kasikaso ng papeles, mag-abroad. Ano ba itong mga nangyayaring ito? Sinasabi ng Baraha sa'yo na konting-konting tis na lang. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!